sa sarili ninyo gagawa kayo ng batas. Ang pinag-uusapan eh, international territory, mga kaibigan. Oh, eh, ba't ka gagawa ng batas doon? Sino kikilala noon at ano ang bisa ng batas na yun? Eh, maliwanag na sinasabi nga po na yan ay pananakot, di ba? Banta. Pagbabanta, mga kaibigan. Kaya ang sabi nitong mga mangingisda, nananawagan sila sa administrasyon ni Pangulong Digong nyo, ha, na i-denounce. Oh, mga kaibigan, itong pagkakapasa ng batas na ito ng China na pinapayagan ang kanilang Coast Guard na banatan, ha, yung mga foreign vessels at inilarawan nila na severe measure na inimpose o ipinatupad ng Chinese aggressors. Yan o ay ayon sa mga kababayan natin na Pilipinong mangingisda. Oh, ang mga mangingisda na malimit po o kadalasan ay biktima ng mga harassment, panggigipit, ha, ng mga Chinese Coast Guard, kasama na po yung pagpapalubog sa isang sasakyang pandagat ng mga Pilipino noong 2019. In the years long maritime dispute between the Philippines and China. Oh, mga kaibigan, at sa kanilang pahayag, ang sabi ho ng mga mangingisda, ha, na nabibilang po sa grupong Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas, ang gobyerno daw ay dapat maging maagap o mabilis na sa pagkilos sa development, ha, na ito. Ang tinutukoy nila yung pagkakapasa ng batas na yan. Mukhang disidido na ang China na kalabanin ang buong mundo. Yan eh, warning that it is a serious threat, maging sa mga mangingisda, na maaring sila ang maging unang target ng China. Oh, ang sabi po dito ng mga mangingisda, it is virtually a declaration of war. Ito'y deklarasyon na ng gera laban sa mga bansa, ha, na lehitimong umaangkin sa mga inokupahang teritoryo ng China. Ayon ho dito kay Fernando Hicap, Pamalakayan National Chairperson, we fervently condemn China's egregious display of aggression and military might. Ang sabi ng Malacanang dito po sa naipasang batas na ito, but it had stopped short of condemning the move from the nation which it had fostered close ties within its more than 4 years. We hope no country involved in the issue. Sabi ni Harry Roque, ha? Sana daw eh, walang mga bansa, ha? O walang bansa na sangkot dyan sa issue ang magpapalala sa sitwasyon. Ha, mga kaibigan, ayon kay Harry Roque, ayan, the declaration of our president is we should finish the code of conduct and all claimants in the West Philippine Sea should follow the code of conduct. Oh, mga kaibigan, ito naman ang reaksyon, ha, ng mga ng mga mambabatas sa isyung ito. Sabi ho ni
ano ni Gordon, si Richard Gordon, senador. Eh ang China dapat bigyang katwiran sa Pilipinas. Ha? Itong bagong batas tungkol diyan sa pinapayagan nila na ang Coast Guard ay ano ho, ha? Tirahin yung mga barko, ha, sa mga pinag-aagawang teritoryo. Oh. Ang ating mga mangingisda ay mga kaibigan na pinagkaitan ng kanilang hanap buhay, ikabubuhay, and I think China owes us an explanation what its true intentions are. Ano ba talaga? Eh, kitang-kita na intention eh, mga kaibigan eh. Paano? Tayo lang Pilipinas, lalo tayong malalagay sa panganib nito. Eh kung yung mga bansang nagkiklaim dyan, akat, o yung mga bansa hindi nagkiklaim, kundi kumikilala doon sa arbitral ruling ng The Hague pabor sa Pilipinas. Hindi ba? Sapagkat Pilipinas ang siyang nag-file ng protesta sa The Hague na yun ngang arbitral ruling ay desisyon pabor sa interest ng mga Pilipino at ng bansa Pilipinas. Pero tayo lang ang walang ginagawa, mga kaibigan. Ha? At mabuti pa yung mga bansa, ha, na nagmamalasakit at kumikilala sa rule of law. Eh rule of law ba yung gagawa ka ng sarili mong batas? Ano ka, sariling, may sarili kang United Nations? Ha? May sarili kang The Hague? Ba, hindi ho ganyan yan, mga kaibigan. Kaya ito ay pagpapakita, tahasang pagpapakita na ang Pilipinas walang magagawa eh. Walang gagawin. Isipin ninyo. Ha? At nagtataka naman tayo dito sa mga senador natin, eh bakit hindi rin kayo mag-challenge? Ha? Ba't hindi rin ninyo hamunin yung China? Para saan pa yung Senado? Oh, bakit hindi nyo pangunahan ang pagpasa rin ng batas? Ha? Kontra dun sa batas ng China. Kasi gumagawa sila ng sarili nilang batas eh. Paano ngayon kung gagawa ng sariling batas yung mga bansa? Katulad ng Vietnam, may claim sila dyan eh. Di ba? Ang Japan, may claim dyan eh. May Indonesia, may kiniklaim din na lugar dyan, mga kaibigan. Paano kung yung mga bansa na yan, ninyo isang malaking kagaguhan, kapareho-kapareho ng takbo ng isip nitong kasalukuyang administrasyon, yung China, mga kaibigan, na bumabaliwala sa rule of law. Yung international waters na meron dispute dyan sa West Philippine Sea, mga kaibigan, ekwano yan eh. International concern yan eh. Concern yan ng buong mundo, mga kaibigan. Sapagkat meron tayong kinikilala na rule of law ang mga bansang ito. Isang rule of law ang kinikilala. Ha? Oh, meron tayong United Nations. Meron The Hague kung saan dito idinudulog yung pong mga usapin tungkol dyan sa pagmamay-ari ng mga teritoryo. Eh, sabi ko nga sa inyo eh, sipin ninyo, yung Indonesia, yung Vietnam, Japan, yan eh, masasabi mo pang ano eh, malayo sila eh sa mga inaangkin nilang teritoryo. Alam nyo kung bakit? Kasi po, ang Pilipinas, di hamak na ano ho, talagang yung matibay, ha? Ang pagmamay-ari ng Pilipinas diyan sa mga inuokupahan ng China. Oh. Bakit ho? Daanin mo man 'yan sa legal. Ano 'yung legal? Eh 'yun 'yung arbitral ruling. Di ba? Oh, na kinikilala ng iba't ibang bansa, including America, Australia, Europe, di ba? European countries. Eh, kinikilala nila yan eh.
Oh, mga kaibigan, isipin ninyo, daanin mo man yan sa kasaysayan, eh tayo pa rin yan eh. Di ba? Sa kasaysayan eh. Oh, sa mga unang, sinaunang mapa na ginawa sa daigdig nang madiskubre ang mga bansa, kabilang na ang Pilipinas, eh sa atin yan eh. Kasama yan sa mapa ng Pilipinas eh. Pangatlo, na siyang dapat ay pangunahin, maging sa Biblia, mga kaibigan, yun na sinasabi natin eh. Maging sa Biblia, atin yan eh. Nung panahon na isulat ang Biblia, wala pang pangalan ng mga bansa, eh tinukoy na eh. Ang Pilipinas eh. Ha? Na tinawag po na mga pulo ng dagat. O hindi ba? Sa panahon ng Kastila eh, tinawag na nga tayong Islas, ano yan? Islas Pilipinas. Mga kaibigan, Philippine Islands ang naging tawag sa atin nung una. Oh. At kasama yung mga teritoryo na yan. Isipin mo yan. Hindi ba? Tayo yung higit sa lahat. Merong tarapatan na umangkin dyan. Pero tayo ang walang ginagawa. Hindi pala tayo. Yun lamang administration natin. Si Kaper si Lapid, bumabana. Lapid Fire. Ang sabi rito ni Gordon, ha? This is something that we must not let pass. Ito niya ay isang bagay na hindi natin dapat palagpasin. Eh kayo muna, di ba? Oh. Kayo manguna. When another country claims the oceans surrounding us, even threatens us or threatens to demolish our fishing boats. Isipin mo yan, ha? Kapag ang ibang bansa ay umaangkin sa mga karagatan, ha? Naliligid o nakapaligid sa ating karagatan, eh tatakutin pa tayo, ha? Na kanilang gigibain yung mga fishing boats or fishing boats of any country that somehow get into that sea. Oh, mga kaibigan. Oh. Ito ayon sa balita, yun daw pagkakagawa nung draft, ha, yung pagkasulat ng wording ng China's Coast Guard Law. Ayan. Ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Coast Guard nila na gumamit ng all necessary means, lahat ng kailangang gawin, ha, para labanan yung banta mula sa mga dayuhang barko, ha, per a report from Reuters. Ito Reuters, ano ito eh, International Wire Service ito, news service, mga kaibigan, na matagal na, di ba? Sila nag-ulat niyan, the law which was passed last week, ito raw batas na ipinasa noong isang linggo and takes effect on February 1. Magsisimula pong magkaroon daw ng visa sa February 1. Visa saan? Sa China. Ay papayagan din ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard na gibahin ang mga istruktura na itinayo ng mga dayuhang bansa, ha, doon sa mga yung mga inangkin ng China, and to board and inspect foreign vessels. At inutusan din silang umakyat sa mga barko para inspeksyonin. Oh,
dyan sa mga teritoryong sila lang ang nagsasabing kanila. E isipin mo yan. Anong klaseng batas yan, mga kaibigan? Batas ng walang hiyaib ito. Ha? Oh. Ang sabi ni Gordon, the law is a serious cause for concern. Pero mukhang walang ibang nagsasalita. Ha? Si Gordon na lang. Ha? E bali ba, ito si Gordon, kaalyado rin ito ni Digong nyo, di ba? E dapat iuntog din ang mga ulo ninyo eh. Kasi nagpagamit din kayo eh. Di ba? Sa ibang pa, sa ibang bagay, dapat nung araw pa kayo nanindigan dyan eh. Pag upo pa lang nitong administrasyon, dapat nanindigan na kayo. Eh hindi eh. Marsyado kayong maraming pautot. Ha? Oh. Ah. Ngayon, sasabihin ninyo, nung may batas na, tsaka nyo sasabihin, serious cause for concern. Nung una pa man yan. Hindi ba? Oh, nawala kayong ginagawa, ni hindi nyo dininounce. Yung ginawang direktiba ni Presidente Digong nyo. E palibasa, gusto muna ninyo, makinabang kayo. Hindi ba? Wala kasi kayong paninindigan eh. Oh, pag namura kayo, atras na naman kayo. Di ba? Oh, mga kaibigan, kita mo si Senator Lacson, natahimik na naman. Pinaringgan siya eh. Oh, bakit? Marami kasi kayong tinatago. Ha? Oh, nagkukunwari kayo. Sumusubo kayong bumanat. Pagka namura kayo, nabanatan din kayo, tiklop na kayo. Di ba? Oh, ito, oh. Ah, ngayon, sasabihin, serious. Eh, dapat sa simula pa lang para hindi maging serious. Di ba? Sa simula pa lang, talaga naman serious na yan, eh. Sipin mo, hindi kumikilala sa rule of law. Hindi kumikilala sa desisyon na dapat, eh, iginagalang, sinusunod ng buong mundo, mga kaibigan. Oh. Eh paano 'yan? 'Di ba meron tayong diyan sa Spratly. 'Di ba may mga structure diyan, may barangay pa nga diyan eh. 'Di ba? Oh, paano 'yan? Gigibayin ng China 'yan. Mga kaibigan. Ano gagawin ng Armed Forces of the Philippines? Ha? Sila uutusan gumiba. Ayan po, ha? Eh Ed Asiat in the bo of all the claimants. Ha? Ara daw itong ano, pana, ha? Sa lahat ng mga umaangkin diyan sa mga teritoryo. Ayon naman ito kay Francis Tolentino. Eh, isa pang sip-sip ito eh. Di ba? No, sip-sip buto rin ito eh. Nagkukunwaring mga makabayan ito, pero sip-sip buto ito eh. Ano ginagawa ng yung pogo lang? Walang kumibu sa inyo eh. Nagkukunyari lang kayo eh. Oh. Ang China ay matagal nang ano ho, tumatangging kilalanin yung arbitral ruling ha, na nagbabasura sa kanilang pag-aangkin sa mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Oh, the part of the South China Sea within the Philippines Exclusive Economic Zone. Ang Malacanang at si Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr., however, have ruled out diplomatic action. Ayan, oh, mga kaibigan. Hindi sila gumawa ha, ng anumang action, diplomatic action tungkol dyan, stressing at ginigiit na ang China ay malayang makaraan o makapagpasa ng anumang batas na kanilang gustuhin, even one that might be enforced in waters claimed and rightfully awarded to the Philippines. Kahit na ipatupad dyan sa mga teritoryo natin
ha, na pag-ari ng Pilipinas. Oh, mga teritoryong iginawad sa Pilipinas. Mga kaibigan, malaya daw ang China na makapagpasa ng batas. Eh gago pala kayo eh. Eh kung malaya yan, di malaya din tayo. Kung katwiran mo, magpapasa ka lang ng batas, iyon na yan, eh di magpasa na lang kayo lahat ng batas. Sabihin nyo sa Indonesia, magpasa na lang kayo ng batas. Di ba? Lahat ng bansang may claim dyan, Vietnam, oh, magpasa kayo ng batas. Japan, magpasa ka rin ng batas. Oh, di ba? Pwede ba yan? Alin ang susundin mo ron? Palibasa, ginagawa nila dito yan eh. Mga kaibigan eh. Nagpapasa sila ng batas laban sa batas. Oh, laban sa dati ng batas. Nagpapasa ng batas o kaya gumagawa ng labag sa batas at labag sa konstitusyon. At para sa kanila, yun ang tama. Yun ang batas. Oh. Itong si Gordon ay naghihintay daw ng mga sagot mula kay Loxin. Citing Chinese Foreign Minister Wang Yi's recent visit to the Philippines. Alinsunod daw sa pagbisita rito nung Foreign Minister ng China kamakailan. I would like to know. Gusto niya raw malaman ito si Loxin. What Wang discussed with the President or Secretary Loxin. Oh. Aba eh, kung kikilos kayo, kumilos na kayo. Hindi yung ang dami pang daldalan, hindi makukuha sa daldalan yan. Di ba? Dapat eh, nauuna ang aksyon kaysa daldal. Mga kaibigan, oh, I am saying this if only to wake everybody up. Bakit? Sino ba natutulog? Kayo lang ah. Mayat-maya naming binobomba yan eh. Dito sa programa natin at sa ibang ilang programa lang. Dito sa himpilang ito. Sa iba namang himpilan, wala eh. Oh, merong ilan lang dito. Yan, si Kawaldi Carbonel. Di ba? Oh, mga kaibigan. At itong programa natin, ang bumobomba lang. Ha? Sa ginagawang ano ho, ha? Pagbaliwala ng administrasyon ng ating pamahalaan, especially ang Armed Forces of the Philippines. Alam niyo ha, ito. Hindi ba nabanggit ko sa inyo itong katatapos na eleksyon sa Amerika? Pagkatapos nung nangyaring gulo, ng rally, na hindi mo alam kung sinabotahe yung rally o ano yun, dyan sa Capitol, ha? Sa Washington, mga kaibigan. Hindi ba ang Armed Forces ng Amerika nag-deploy ng mga sundalo, ha? Sa maraming estado, at lalo na dyan sa Washington, D.C., mga kaibigan. Kung saan nandyan ang seat of power ng Amerika. Oh. Yun ba ginawa ba ng Armed Forces ng Amerika yon, mga kaibigan? Dahil may nag-utos sa kanila. Wala eh. Kaya sabi natin, doon gumagana ang sistema. Hindi ba? Gumagana ang sistema doon eh. At ang pinakahuling narinig ko, yung isang pinakamataas na general, ha? O kung di man siya pinakamataas, isa siya sa pinakamataas na opisyal ng US Armed Forces, ang nagsabi na hindi kami nanunumpa o nanumpa sa kanino man. Nanumpa kami sa saligang batas. Sipin mo yan. Pero dito, tahasan na tinatalikuran
ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang mandato na ipagtanggol ang ating bansa laban sa kanino mang manlulupig. Mga kaibigan, totally tinalikuran. At hindi lang yan, ginagamit pa nila ang kanilang kapangyarihan laban sa sarili nilang mamamayan na dapat ay kanilang ipinagtatanggol. Sipin mo, pati communication, facilities. Kalain mo, binuksan nila sa kampo, doon pa pinayagan nilang ilagay sa kampo ng mga milita ng ating armed forces. Mga kaibigan, anong katraiduran sa bayan yan? Ha? Hindi ba yan face-to-face na pagtalikod sa kanilang sinumpaan, ha, na tungkulin? E dyan nga lang kayo pakikinabangan ng bansa natin kapag kami mga may panganib, ha, may mga manlulupig, ha, at may panganib sa ating soberenya. Diyan, nandyan dapat ang Armed Forces of the Philippines. Eh. Pero sinabihan sila, oy, huwag kayong pupunta dyan, ha? Huwag kayong ikot-ikot dyan sa mga teritoryo natin dyan. Isipin mo yun. Sinunod nila yun. Mga kaibigan, tapos may mukha pa kayong magsipagsalita sa publiko. Hindi kayo nahihiya. Isipin ninyo yan. Oh. Abay, ano na yan? Armed Forces in the Philippines of China na yan. Hindi ba? E samantalang sabi nga natin, yan ang naging malaking pagkakamali sa ibang mga bansa na pinasok ng China. Ha? Para makuha ang mga sikreto. Isipin mo, ikaw binigay mo. Doon nga sa ibang bansa, sa Amerika lalo, napasok ba nila yung mismong armed forces? Piniyagan bang makapagtayo sila ng pasilidad? Ha? Mga kaibigan? Di ba hindi naman? Ang ginawa ay bumili ng mga property. Oh, di ba? Para mapasok nila yung Amerika. 2 milyon yata yung sundalo ng China na nakapasok na sa Estados Unidos na nagmamaskarang mga investor, ganyan. Sapagkat wala namang negosyo sa Amerika o sa China na hindi kasosyo ang gobyerno. Lahat halos ng negosyo dyan kasosyo ang gobyerno ng China. At pagka mayaman na yung negosyante, papatayin na nila. O kaya ikukulong na nila. Hindi ba, mga kaibigan? Kaya, anumang negosyo ang papasukin ng mga Chinese na galing China sa ibang bansa, kasama lagi ron ang gobyerno. Mga kaibigan, isipin ninyo yan. Nangyari yan. Natulugan nila. Hindi ba? May mga pinasara yung consulate, di ba, ng China sapagkat ginagamit na santuario para pagtaguan ng mga spy na nagpapanggap na estudyante sa Amerika. Oh, pagka natunugan ng nag-iispiya, tatakbo rin sa konsulado nila para hindi sila madakip, maaresto. Oh, ginagawang santuario ng mga naniniktik sa bansa nila
yung mga konsulado para mabalutan ng diplomatic immunity sapagkat ang anumang konsulado, embahada, teritoryo nga ng bansa yun na merong embahada at konsulado kung saan man yan. Hindi ho ba, mga kaibigan? Tapos sasabihin niya I am saying this if only to wake everybody up from the everybody up from the sabi ni Gordon etcetera ha mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ontiveros, Francis Pangilinan, nauna na raw itong sila Ontiveros at Pangilinan na kwanho, ha? Supalpalin niyang batas ng China at sinasabing ang Pilipinas daw ay hindi dapat matakot ha o mabahag ang buntot sa China ha sa ginagawa nitong pagsalakay sa ating soberenya mga kaibigan. Ayan po eh nakakabahala talaga ito. Hindi ho ba? Eh, tayo lang naman nagsasalita rito eh. Para ika nga gisingin ang mamamayang Pilipino. In the end, pero tayong mga Pilipino, sabi nga, hindi tayo kailangan pumayag. Kung pumapayag itong administrasyon ito, ang Armed Forces of the Philippines, pumapayag sila. Tayong mga mamamayan, hindi tayo dapat pumayag. Ha, mga kaibigan, at dapat tayong magkaisa sapagkat ito'y ano na ito eh, totally lahat na ito eh. Pag pinayagan pa natin ito, mga kaibigan, asan ang kinabukasan ng mga anak natin? Ha, at ng mga susunod pang lahi. Samantalang yung mga nauna sa atin, hindi ba? Nagbuwis ng buhay. Para tayo magkaroon ng sarili, ng kasarinlan natin. Hindi ba? Ng ating kasarinlan. Ipinaglaban tayo ng ating mga bayani. Hindi ba? E kung nabubuhay sila ngayon, di? Baka si Bonifacio pinagtataga tayo eh. Ha? Sipin ninyo, ibebenta lang pala ninyo itong Pilipinas. Nagpakahirap pa kami. Yan ang sasabihin yan eh. Walang hiya pala kayo, mga traitor pala kayo sa bayan eh. Sipin ninyo, kung ano-ano pinagdaanan naming hirap, tinutugis kami. Saan-saan kami nagtatago, kinulong kami, pinagpapatay, mga kaibigan. Oh, para ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. At magkaroon ang ating sariling kasarinlan. Di ba? O, pagkatapos, eto lang. Dahil pagkakapirahan, mga kaibigan, isipin ninyong katrade, napakalaking ano niyan, treason niyan ah. Yung mga pinaggagawa nito. Kaya siguro, gusto nilang mapalitan na yung saligang batas eh. At idisenyo na sa interest ng Inchik. Hindi tayo nagkakamali eh. Doon pa lang sa 100% foreign ownership eh. Binibigay na, di ba? Sino yung isang maestrado ng Korte Suprema? Retired. Chief Justice. Oh, na nagsabi, binasa niya yung draft ng na isinulat na Federal Form of Government draft nitong sina Pimentel at si Justice Puno, wala na eh.
yung protection ng ating mga teritoryo. Isa na lang ang natira. Mga kaibigan, hindi na binabanggit. Ano ibig sabihin niyan? Hindi ba masahol pa sa tatraiduran sa bansa yan? Oh, at sa mamamayan yan? Ang mga Pilipino, hindi dapat pumayag, mga kaibigan. Oh, dapat tayong manindigan. Sabi ko nga, dati pa sinasabi na natin na magsalita tayo. Tumindig kayo. Ha? Para marinig ng iba't ibang bansa. Baka sa mga balita ron, halimbawa, mga balita, siyempre tutukuyin Pilipinas, anya. Ayaw tumutol sa ginagawang paglapastangan sa kanila, panlulupig sa kanila. Siyempre, ang banggit Pilipinas lang. Hindi nila babanggiting yung administrasyon lang. Pero, hindi rin nila babanggiting na ang mamamayan ayaw. Hindi ba? Paano nilang maririnig ang mensahe na ang pumapayag lang, ha, sa ginagawa ng China laban sa Pilipinas ay ang administrasyon lang na ito? Ha? Paano nila malalaman yan kung hindi tayo magsasalita? Mga kaibigan, kanya kailangan ay bawat Pilipino o lahat ng Pilipino, manindigan tayo. Hindi ba? Iilan lang yan eh. Siyempre, yung mga nakikinabang sa China, alam naman ninyo eh, ang corruption dyan, yung mga negosyo. Kaya nga, naglagay sila ng mga dami nila rito, di ba? Yung ginagawang crony ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Mga kaibigan, ito ang pinakamalaking kalaban natin. Ito ang pinakamalaking issue sa nangyayari dito sa Pilipinas. Kung nagagawa nila ito, lahat ng bagay magagawa na nila eh. Naibebenta na nga Pilipinas eh. Baliwala na sa military ang ano natin eh. Ang kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Baliwala na eh. Makikinabang sila eh. Oh, yan ang pinakamalaking corruption. Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo eh, kung yan nagawa nila yan, ano pang bagay ang hindi nila pwedeng gawin? Ha? Kaya huwag na tayo magtaka kung pagnanakaw dito, pagnanakaw doon. Wala nang nabanggit na transaksyon dito na walang nakawan. Lahat malang, mga kaibigan. Oh, kita ninyo, kung hindi mo inagapan, ito katulad ng sinasabi ni nila Gordon na gusto lang daw nila gisingin tayong mga, lahat tayo magising sa katotohanan. Sila pa nagsesermon eh. Wala naman silang ginawa nung una. Aanin mo pa yung damo kung patay na yung kabayo. Hindi ba? Dapat sa simula pa lang at walang puknat na naninindigan kayo dapat. Kasi sino pa man na nakaupo? Oh. Mga kaibigan, eh kwan ho eh. Kung hindi naagapan yung bakuna, pero gagawa't gagawa ng paraan yan para magkamal sila ng pera sa bakuna ng China. At hindi lang dyan, baka pati sa iba, tatangkain din nilang gumawa ng pagkakapirahan dyan. Yung palang sinasabi ngayon, ha, yung palang kumpanya ng bakuna ng China, yung Sinopharm, eh ang kumakatawan pala dito eh, ang nagninegosyo dito niyan, di umano itong anak ni Gloria Macapal Arroyo na si Mickey Mouse Arroyo, ha, congressman. Party list, congressman. Ha?
Mikey Mouse Arroyo. Eh di ba yung nanay nito nung nakaupo? Tsaka yung tatay niya? Sila na unang na-iskandalo sa pakikipagsabuatan sa China, di ba? Yung CTE broadband deal, natatandaan ninyo. Di ba? At yung mga alipores nila, mga kaibigan, ganyan ang naging pagkakamali sa Amerika. Meron mga politiko ron na nakinabang sa negosyo na ipinasok ng Amerika, hindi nila alam. Ha? Na yung pinasok nila malaking panganib na pala sa bansang Amerika. At hindi lang bansang Amerika, kung hindi, damay tayong lahat. Oh, sapagkat wala naman tayo, lalo na ang mga bansang maliliit na kamukha natin, nakaalyado ng Amerika, wala naman tayong ibang aasahan Ha? Na pwedeng tumulong sa atin pagdating sa mga ganyang usapin. Oh, ano pagmamalaki natin? Paisa-isang barko? Mahiya nga kayo sa balat nyo. Kung kumuha kayo ng barko, 2 piraso. Tapos puro overpricing pa. Di ba? Hindi nyo nakita Taiwan? Ha? Lintik ang mga pandigma ng Taiwan. Oh. Napakarami ding armas niyan. Napakarami ding panggera niyan. Hindi katulad natin. Ang dami nang inubos na pera. Ting uupo bagong administrasyon, may bagong racket na sa pagbili ng mga barko o kaya mga gamit na panggera. Racket lahat yan. Ipa-inventaryo mo yan kung buhay pa yung mga... Yun lang yung natatandaan nyo yung silista na pinwesto rin dito sa administrasyon ngayon. Nandyan ngayon sa Philippine National Oil Corporation. Mga kaibigan, di ba? China rin ang kausap, di ba? Oh. Di ba yan eh? Ano yan? Sumabit yan doon sa pagbili rin ng barko ng Coast Guard nung panahon ni Gloria Macapal Arroyo. Si Kapersi Lapid, bumabanan. Rapid Fire! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire!